Hello guys, welcome to my channel. In today's video, pag-usapan natin ang termination at kung mahirap ba ang trabaho dito sa Hello guys, welcome to my channel. In today's video, pag-usapan natin ang termination at kung mahirap ba ang trabaho dito sa Hong Kong. So, without further ado, let's get started. So, ito guys, yes, ang termination dito is real. Totoo yun. Na yung iba nga, kahit nasa airport pa lang, pag ayaw ng amo yung pagmukha, yun, chugi na. Tuchugiin ka na. Terminate ka. Yung iba isang linggo pa lang, tatlong araw, dahil lang kamali ka, iti-terminate ka. Kasi dito, yung both parties, si DH at saka si employer, pwedeng umayaw o baliin yung kontrata, tapusin yung kontrata dahil mayroon silang mga dahilan. Kunyari, si DH nag-break ng contract. So, ito guys, ang tanong, unang tanong bago tayo mapunta doon sa termination issue. Mahirap ba ang trabaho dito sa Hong Kong? Ayan. Para sa akin guys, hindi naman. Kasi parang nasa bahay ka lang. Ang importante dito ay mayroon kang time management. Usually, especially kung mayroon kang alaga. Kunyari, alaga ang isa o kay dalawa. Hindi naman nagpapadaan. Hindi naman marami yung anak na mga Chinese. Usually, pinakamarami lang naman. Tatlo, napakarami na yung apat. Pero ang ano lang talaga ng anak nila is isa lang, dalawa. Ganun lang. Kaso lang, itong mga anak nila, marami silang mga activities. Maliban doon sa regular na pagpunta nila ng school, may mga activities pa sila, mga tutorial, kunyari may piano class. Ito guys, kunyari si DH, gusto niya mag-break ng kontrata. Bakit? Dahil mahirap ang trabaho, dahil hindi niya kaya ang trabaho, o kaya lagi siyang napapagalitan, minumura siya ng amo, sinisigawan, or wala siyang sapat na pagkain, walang sapat na pahinga. Kaya yun ang pwedeng mong maging dahilan kung bakit ayaw mo na ipagpatuloy yung kontratang pinirmahan mo at gusto mo na itong tapusin. So, ito naman sa side naman ng employer, bakit kanya i-determinate? You are not performing your job well. Dahil ito ay ikaw ay makalimutin, tamad ka, wala kang ginagawa, kundi makipag-usap lang sa cellphone mo. Yun ang mga dahilan kung bakit i-determinate ka. Ito pa, ang mga Chinese people ay marami silang mga pamahiin. Ayun. Doon sa mga pamahiin na yun, lalo na pagtipika, na Chinese yung employer mo at mayroon kang hindi nasunod doon, nako, magkalagutan na. Halimbawa, yung mga charm nilang nilalagay dyan sa bahay, kunyari, nabasag mo, o kaya may ginawa kang ayaw nila, yun, magkakaroon talaga kayo ng issue. Tapos, kunyari, hindi mo nasundo yung anak nila na sa tamang oras, kasi dito ang oras ay napaka-importante, yung minutos ay napaka-importante. So, pag hindi mo nagawa yun at lagi kang makakalimutin, malamang sa malamang, machuchugi ka dito, walang pasensyahan, walang pakialam si amo, yung iba nga pinapababa ng ating gabi. At kadalasan dito guys, kumukuha sila ng DH para doon sa mag-alaga ng anak nila. Dahil nga, yung mga tao dito, yung mga mag-asawa, usually pare-pare silang may trabaho. So, kailangan talaga nila ng tagapag-alaga ng kanilang anak. So, pagka halimbawa, na-late ka, o kaya, yun. Ang mahirap pa, siyempre at first, yung obserbahan ka muna nila kung paano alagaan yung anak nila, di ba? May mga ganong Chinese. Yung bahay nila, mayroon silang CCTV. O, kagaya dito sa amo ko, apat yung CCTV. Mula sa kusina, sa sala, sa hallway,
doon sa master bedroom mayroon pa. Yun. So, eto guys, balik tayo doon sa time management na tinatawag. So, kailangan sa umaga na ayos mo na ikaw yung maghatid sa kay alaga. Ikaw yung o yung iba pinipick up ng bus o kaya ikaw yung maghatid sundo doon sa school. So, yung trabaho dito all around, lahat sa'yo. Ay, bihira dito yung may kasama sa bahay, dalawa kayo, hindi. Usually dito, isa lang, isa ka lang. All around sa'yo yan. Hindi naman siya mahirap kasi ang paglalaba dito, washing machine naman. Pag nagluluto, patulad, kagaya ko, na sa gabi lang ako nagluluto, sa umaga nagpre-prepare ako ng pagkain, alaga. Yung sa mga boss ko, kanya-kanya na kami. Sila na bahala nagpre-prepare ng kanilang almusal. At saka kahit nandito sila sa tanghali, pag lunch time na, sila na nagpre-prepare ng pagkain nila. So, sa gabi lang talaga ako nagluluto ng kakainin namin lahat. Ayun. Kaya guys, dapat marunong ka sa time management. Kasi, para maiwasan yung magkaroon ganun isyo ng amo mo, magalit sa'yo dahil hindi mo nga nagawa lahat ng iyong trabaho. Ayun. So kung halimbawa, naghatid sundo ka kay alaga, mayroon kang alaga, hinahatid sundo mo sa school, back and forth, tapos hinahatid pa sa activity. Dapat, yung mga trabaho mo sa bahay, matatapos mo yun. Bahala ka kung paano mo gawin. Ang importante, natapos mo. Kasi walang pakialam yung amo mo kung marami or kakunti yung trabaho mo. Ang importante sa kanila, na-accomplish mo yung trabaho mo. Yun lang ang importante sa mga amo dito. Ayaw nila yung maraming kasi ganito, kasi ganyan, kasi hindi sila tumatanggap niyan. Kaya nga kumuha sila ng invest para gumawa ng mga gawaing bahay. Kung maiwasan ang termination. Ito. Ang mga Chinese people, napakaigli ng pasensya. Ayaw nila ng paulit-ulit na instruction. Gusto nila isang instruction, kuha mo kaagad. So, ayaw nila yung una nabigay nila sa instruction, pangalawa nabigay sila ulit. Pag tatlo na, bingo ka na. Yun, ganun yung ugali nila. Wala silang, maikli yung kanilang pasensya, ganyan. So, ang gawin mo, pakinggan mo yung instruction nila ng mabuti, sundin mo, huwag mong gawin ang ayaw nila. Yun lang. Gawin mo kung ano yung gusto nila, huwag mong gawin ang ayaw nila. Eto guys, yung mga employer dito, lalo na pag typical na Chinese, ano yun? Masyado silang stricto, masyado silang, basta maikli, maikli yung pasensya nila. So kung halimbawa ikaw, yung issue dito lagi, pagbaguhan, hindi marunong magluto. So ngayon, kung hindi ka marunong magluto at tinuruan ka kung paano lutuin yung mga pre-prepare nilang ingredients, dapat mayroon kang notebook. Ilista mo, sulat mo kung paano ginagawa. On your own na maintindihan mo, na sa susunod, alam mo na kung paano gawin. Ayan. Kasi ako, nung una ako dito, wala akong alam na Chinese menu. Wala. Yung ginagawa ko, kumukuha ako ng notebook, tapos sinusulat ko. Personally guys, nung dumating ako dito, yung amo ko ay terminator. Nung dumating ako dito guys, dalawang day age na kapwa nating Pilipina ang na-terminate. Yung isa nag-break contract, yung isa terminate ng amo ko. Kaya, first timer ako, siyempre takot ako kasi baka yung nangyari sa kanila, mangyari din sa akin, di ba? Pero so far, tumagal din naman ako. Tumagal ako sa kanila ito. Basta matagal na. Medyo matagal-tagal na. Almost 9 years na ako sa kanila. Yun. So yun nga guys, para makaiwas ng ganun, kasi nung may kapitbahay kami dito, tapos inano nga ako, sinabihan na ako baka hindi ako magtagal kasi nga terminator yung amo ko, yung dalawa, yung ganito yung ni amo. Tapos isa pa, huwag makipag-close sa lalaki. Sa kay babae kayo magsabi kung ano yung problema niyo. Kung ano po yung mga kulang sa bahay, kaya niyan sa grocery, kay babae magsabi.
Huwag makipag-chika-chika palagi sa among lalaki kasi doon magsisimula ang hindi nyo pagkakaintindihan ng babae. Kadalasan dito, hindi naman lahat. Pero yun ang yung mga napag-usapan namin ng mga namimit ko dito ng Pilipina, yung mga kaibigan ko na rin dito, na ganun talaga ang ugali ng mga Chinese na babae. May selosa, ganun. So, yung gagawin nyo, pag kayo bago pa lang, huwag kayong makipag, makipag-close dun sa lalaki. Instead, doon kayo makipag-close sa babae. Doon kayo yung makikipag-usap, doon kayo kung ano yung mga kailangan nyo, mayroon kayong sasabihin, doon kayo magsabi, huwag doon sa lalaki. Kasi mahirap na magiging magkaroon kayo ng isyo ng amo mong babae. So, yun lang guys. Sana nakatulong ako sa mga applicants, sa mga gustong pumunta dito at sa mga bago dito para yun, makaiwas sa termination. Kasi ang hirap na nagumasto ka sa Pilipinas tapos isang buwan, tatlong buwan, dalawang buwan iti-terminate kasi hindi mo pa nabawi yung ginasto. Pero dito naman guys, pag na, halimbawa, na-terminate ka, mayroon ka naman 14 days na allowance para maghanap ng amo. Kasi pag gusto mo mag-break ng kontrata o kayo si amo mo, iti-terminate ka, bibigyan ka ng 1 month notice. So, pag halimbawa, iti-terminate ka ng July 1 until katapusan ka na lang. So, mayroon kang pagkakataon na maghanap pa ng employer. Ayun. Pwede nang i-process yung... yung 1 month na ibigay sa'yo na 1 month notice, kunyari July 1 until katapusan ka ng July bababa. Mayroon kang pagkakataon in that period na makapaghanap ng bagong amo. So, habang hinihintay mo yung araw na bababa ka doon sa employer mo, pwede, at kung halimbawa nakakita ka ng bagong amo, pwede mo na siyang i-process. Ayun. Pero kailangan mo pa rin bumalik sa Pilipinas, kailangan mo mag-exit. Ayun lang. So, I hope guys makatulong ang video ito sa mga gustong pumunta dito. So, until next time, maraming salamat. Bye! Thank you for watching.